Hello guys, good morning. Welcome ulit dito sa aking channel, Lolo Gerson. So ngayong araw guys, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng mga documents gamit online. Yun ako dati kailangan makumila para makakuha lang po tayo ng mga important documents, especially mga birth certificate, marriage contract. Alam naman natin ngayon, no? Medyo hindi po tayo pwedeng lumabas para kumuha ng mga dokumento. So samahan niyo ako. At kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa aking channel, mga kapatid, just hit the subscribe button and don't forget to click the notification bell para ma-update mo kayo or ma-notify mo kayo every time na meron pa akong video tutorial. Let's go! Ito na guys, i-search na po natin yung PSA sa any browser kung saan po kayo komportable. Tapos, i-click lang po natin yung PSA NSO birth certificate na ganoon. Tapos, pupundalin niyo po kayo sa kanyang dashboard. Ito, pakikita po natin sa dashboard ang tatlong steps. First steps, you need to fill up application or online application. Second step, mga kapatid, ay kailangan niyo po itong bayaran sa mga accredited payment channels. At panghuli na steps ay waiting na lang po tayo for the delivery, mga kapatid. Ayan, yan lang po yung ating gagawin. Yan lang po ang proseso. Tapos, mayroon po tayong important reminders, ano? Ito po, makikita nyo po dyan. Yung civil registry documents can only be issued to, ayan, to the owner, kung sino nag-request o kung sino yung may-ari. Ayan. Makikita rin po dito natin, no, na kailangan po natin magbigay ng authorization sa mga taong magre-receive na may iwan po sa bahay natin kung tayo ay wala po doon. Ayan. Tapos guys, no, ang gagawin lang po natin, mag-click nyo lang po yung request, tapos click nyo po yung online application. Pagka-click nyo po yan, kapatid, meron po tayong ulit makikita na terms and conditions. Ayan. Ito po yan. Ang first, ayan, no, payment, PSA sir bills, accept request for delivery within and outside the Philippines. Ayan. Pwede po yan. Pwede po. Basahin lang po natin ito, guys, ano, kasi importante din po na malaman natin kung ano yung mga terms and conditions. Kasi dito nakalagay din, no, refund and cancellation. After payment is made request, cancellation, ayan, can no longer be accepted. But ulitin ko, guys, no, pag hindi, like, for example, okay na po yung pag-fill up ninyo ng application but hindi nyo pa po nababayaran, okay lang po yan, guys, hindi naman po yung mag-proceed ang inyong application. Okay, pag nabayadan nyo na po, ayun, hindi na po kayo pwedeng, hindi na po siya nare-refund, mga kapatid. Hindi nyo rin siya pwedeng i-cancel. Ayan. Ito lang po yan, mga kapatid. Oh, for requests to be delivered within the Philippines. Ayan. Ito lang po yung mga nakalagay dyan. Na only the following are authorized to receive birth certificate. Ayan. The owner of the birth certificate, of course. Diba? Pero kung bata yan, kapatid, of course, kung sino yung nag-request. Halimbawa, magulang, pwedeng-pwede po yung mag-receive, no? Ayan, oh, marriage contract or CNMR. Ayan. Andito lang naman po yan lahat, guys. No? Basahin lang po natin yung terms and conditions. Okay. Tapos, kung halimbawa nag-okay ka na sa terms and conditions nyo, kapatid, just click I accept. Ayan. Tapos, dadaling ka po niya sa contact and delivery information kung sino po yung nag-request, no? Ayan. Ilalagay mo lang po dyan ang inyong last name, first name, and middle name, of course. Of course, don't forget your address kasi baka po hindi po kayo maglagay ng address niyo kung saan-saan po yan makakarating. At hindi po kayo makakapag-proceed next. Okay, pag okay na po yan, magkakaroon po kayo. Ayan. I-confirm nyo lang po yan, guys. Ayan. Pagkatapos nyo i-confirm, mayroon na po kayong pagpipilan ng mga tab. Mamimili po kayo dyan. Birth certificate, marriage certificate, death certificate, or CNMR. Ayan. So, pwede nyo po yung, kung halimbawa, birth certificate, click nyo lang po yung birth certificate. Kung marriage certificate naman, just click marriage certificate, death certificate, or CNMR. It's up to you guys kung anong klaseng request ang gagawin ninyo, ano? Ayan, ganyan lang po yan. Tapos, ako magsasample ako, no? Ang isasample ko, guys, ay magre-request ako ng birth certificate para sa aking punsong anak. Ayan. Sa bawat certificate pala, guys, ano, may kanya-kanyang presyo po yan. Ang birth certificate at saka marriage, pareho lang po yan. Pero iba po ang presyo ng CNMR. Okay, mayroon po tayo ulit ma-receive na dalawang question. Kung mayroon kayong correction, just click yes. If not, just click no. Then, were you able to previously get a copy? Ako kasi first time ko to para sa aking bunso. No? So, no. Pero kung mayroon ka na, yes. Ayan. Pag okay na yan, kapatid, click nyo yung next. Ayan. Ayan. I-fill up muna po yung mga information para doon sa birth certificate. Kung kaninong birth certificate yan ang inyong error request. Make sure, guys, ano, lahat ng may mga red na asterisk dyan, mga kapatid, yan po yung inyong fill upan. Tapos, yung mga walang asterisk naman, kapatid, na pula, optional po yan. Optional lang po yan, guys. Okay? Importante, tama ang inyong ilalagay. At ulitin ko, ha, lahat
ng may pulang asterisk po, yan po yung dapat ninyong filapan. Pero kung halimbawa may kulang naman, hindi naman po kayo makapag-proceed ng sa inyong application kasi nga magkakaroon kayo ng error. Kaya guys, ulitin ko, make sure na ang ilalagay niyong information ay tama. Okay? Ito po yung itsura ng kanyang online application para sa birth certificate. Yan lang siya. Okay, then save mo lang pag kompleto na. Then, ayan, i-confirm yan or i-double check nyo pa rin yan. Magkakaroon ko yung ganito na page, no? I-confirm nyo lang kung tama lahat ng nilalagay yung information. Pero kung mali, change nyo lang or edit nyo lang. Pero kung tama lahat, just click confirm. Yan lang po siya, mga kapatid. Hindi pala kayo dito guys makapag-proceed, ha? Ulitin ko, hindi kayo makapag-proceed dito kung hindi po or may kulang pa kayong information na nalagay. Okay? Click nyo lang confirm pag okay na. Ayan. Ito na po yan. Please confirm if you want to proceed with this request. Ayan. Your request. Tapos proceed. Kung gusto nyo, cancel request kung ayaw nyo i-proceed. Yan lang po yan, mga kapatid. Ayan. So, makikita nyo po dito, no, yung contact and delivery information kung saan. Ulitin ko guys, ha, pwede kayo mag-request pala ng sabay-sabay, ano. For example, dalawang birth certificate request po sa ibang tao, pwede po yun. Pwede marriage contract. Same pa rin po. Magkakaroon din po kayo ng mga questions sa bawat certificate na i-request ninyo. Same process pa rin yan, mga kapatid. Ayan, o. Oh. Ayan. Of course, magkakaroon ulit yan ng panibagong presyo kung ang na-request nyo po ay marriage or Senomar. Of course, ang Senomar at saka birth certificate ay magkaiba po yun ng presyo. Mas mataas po ang Senomar. Ang presyo ng Senomar, mga kapatid. Ayan, for example, kung meron kayong idadagdag, just click lang, no, mamimili lang kayo dito kasi automatic lang naman niya magdadagdag. So, bawat certificate, guys, ulitin ko, mayroon po kayo, mayroon po siyang kanya-kanyang reference number. Okay? Tapos ito pa, acknowledgement. Ayan. Ayan. Pag okay na po yan, guys, no, pag wala na kayong dadagdag, mayroon po kayong ma-receive na acknowledgement. So, ito, ulitin ko, parang ito pa rin yung kanina, yung important nasusundin natin, ano, kung kanino nakapangalan. Ayan. Ito naman yung ano, kung saan-saan po yung mga accredited na channel na pwede kayo magbayad. Pwede kayo magbayad, guys, no, sa mga bangko na i-ano nila dyan, ibibigay. Tapos, pwede rin po kayo magbayad sa bayad center. Ako kasi mas komportable ako sa bayad center para sa bangko kasi sa pila, ba, mahaba ang pila sa bangko kasi sa bayad center. Okay, pag nabayaran na po natin, mga kapatid, alam nyo na po ang susunod. I-confirm nyo na po yan at makikita nyo naman po yan kung okay na po yun or proceed na yung iyong request kasi nga naghihintay lang po sila ng bayad. Ulitin ko, pag hindi ka pa nakapagbayad, kapatid, hindi po yan magpo-proceed ang iyong application. Ganon po siya, kapatid. Ito yung mga banks, sinabi ko kanina, oh, ito po yan. Ay po yan dyan. Tapos bayad center, kung saan ka mas komportable. Bayad center, ito yung syempre, of course, no, mayroon tayong resibo coming from bayad center. Ito po yun. Ayan, pag natapos mo ng bayaran, okay, click nyo lang po yung delivery, ano, no? Ayan, no? Check nyo lang po yan. Ulitin ko, mayroon pa rin important, no? Balikan nyo pa rin yung important na reminders. Okay? Click nyo lang yan. Basahin nyo lang siya. Para sure na ma-receive ninyo ang inyong request. Kasi ulitin ko, pag may mali, alam nyo na, hindi kayo, hindi nyo po tumatanggap. Kasi yung mga nag-delivery to, guys, no, mahigpit. Kasi alam nila na important documents po yun. And it's confidential. Ayan lang naman siya. Okay, after that, mga kapatid, so, nagawa na po natin kanina, mag-fill up ng form, nabayaran na po natin. So, ano yung susunod natin na gagawin, mga kapatid? Of course, waiting for the delivery na po tayo, mga kapatid. Because, ang binayara po natin is yung reference, diba? Which is automatic na po yan, nakakonect po sa system ng PSA. It means, your application is good to go na, mga kapatid. So, they're going to process your request. Ayan. So, meron pa dito yung check the status of your request na makikita nyo po yan. Ilagay nyo lang po yung ano ninyo, reference, no? Kung gusto nyo itingnan kung ano na ba yung status ng inyong request. Makikita nyo rin po dito, guys, kung for delivery na siya or for process pa lang. So, ilalagay nyo lang po yung reference number ng bawat certificate ninyong binayaran.
Then, pagkatapos nyo ilagay, no, click go lang po. Ayan, makikita nyo po yan. Kung positive, ibig sabihin okay po yan. Ayan mga kapatid, yun lang po ang ating video tutorial, no. Okay, bye-bye. Thank you for watching.